Mars at Pars, pogi problems, i-MSG natin yan. Okay. So meron tayong 6 pogi problems from 6 guys. Mm-hmm. Pipili lang kayo ng number at saka doon lang marireveal ang pogi problem na kailangan ninyong i-explain sa ating viewers. Let's see. Eto na. Pili muna kayo. John Vic, ikaw muna. Number 2. Number 2. Nag-good morning lang sa kanya, crush niya agad. Pwedeng maganda lang gising ko. Pars Obet, 32 years old, ang nagpadala niyan, Mars. Explain mo naman yan, Pars John Vic. So, kahit sa mga friends ko, pag may from time to time, gusto kong kamustahin, good morning ako, kamusta ka, ganito. Pero, minsan na misinterpret ng iba. Ina-explain ko na lang sa friends ko na para sila yung magbigay ng message na gusto ko iparating. Kasi nahihiya na rin ako na ako yung mag-message. Uy, wala lang yun. Siyempre, weird naman, di ba? Di ba nakakahiya din para sa babae naman na masyado siyang assuming? Nag-good morning lang eh, tapos crush na kagad. As an assuming girl, Mars. As an assuming girl. Pero kasi pag type mo talaga yung isang tao, at nag-good morning sa'yo. At nag-good morning sa'yo, mafe-feel mo talaga na special. Yeah, yes. So meron talagang... Alam, mas good morning naman sa lahat ng kaibigan yun, sa lahat ng director. Kaya nga dapat lagyan doon, good morning, tapos sa baba lagay GM. Para alam namin na marami kang binati. Good message pala, good message. Or wag mo na ilagay yung name namin, yung good morning Camille. Ay naku, Mars, dali na talaga yun. Magkabit kami. Dali diba? Pag may dali na talaga yun, kuya na talaga, I'm so special. Pag gising niya, ako agad naisip niya. Ganon. Pero kasi minsan, kunyari talaga. Hindi mo may iwasan to feel that way din kasi. Parang, or, does he want something? Parang pwede rin ganon. Parang may kailangan. Kasi pwede mangungutang. Mars. Tama ka doon, kuya. Noted, mental note sa akin yung baka nga mangungutang ko, Mars. Lalo na kung out of the blue kang message na ko, mga Mars. Yes. Yung i-assume yan, baka nga may kailangan iba yan sa inyo. Yes! Ilang beses nangyari? Ikaw, Dave. Three. Ayan na ba? Speaking of utang. Hindi lahat ng gwapo pwedeng utangan. Sabi ni Angel 29. Talaga ba? Hindi ba pwedeng utangan ng gwapo, Kuya Kim? Depende naman yan, ano? Depende. Pagiging mapagbigay ay walang kinalaman sa pagiging gwapo o hindi gwapo. Diba? Kung kailangan talaga, kung kailangan, why not, diba? Kasi saka marami sa mga gwapo, medyo self-centered, ha? Huwag natin pagkakaila. Yeah, that's mas mahirap utangan yung mga yan. Sila yung mangungutang. Baka parati siyang inuutangan sa feeling niya, ay, gwapo ko. Walang hindi gwapo to. Well, Pars Angel, you gotta rethink that. Kasi lapit ng lapit sa kanya yung mga tao. Okay. Okay, Pars, ikaw na ang pipili. Oh, yes. Okay, what's your pogi problem? Number one. Kapag gwapo, kailangan laging may sagot sa problema ako. Actually, alam mo, wait, Mars. I need to change that. Kapag Kuya Kim, kailangan laging may sagot sa problema. Kapag Kuya Kim, interchangeable yung gwapo at Kuya Kim dyan. May gwapong matalino, swerte ka, pero merong gwapong hindi naman matalino, gwapo lang. Correct. So, okay. May mga babae na attracted sa matatalino kahit hindi gwapo, ha? Yes. At tawag sa kanila mga sapiophiliac. Ayun. Sapiophiliac? Sapiophiliac, yeah. So dapat may mga friends ko na ganyan. Mm-hmm. Lalo na when you get to know the person pa and then you get to know like really how they think. At tas ang sarap ka usap, ang dami mong natututunan sa kanya. So nagulat ka kay Drew, pagguwapo na, nalaban mo eventually matalino pa. Aba. Kompleto pa. Jackpot. Correct. Okay. So next, ikaw ulit, John Vic. Number 5. Okay. Let's see. Masyado raw pa fall. Wala namang siniseryoso. Sabi ni Ron, 40. May explanation kasi ako dyan. Parang related dun sa number 2 na sa sobrang pagiging friendly ng isang tao, feeling nila, gusto sila, so napafall sila. Tapos dun naman sa walang siniseryoso, napifeel lang nila na wala sila, na hindi nagseseryoso ang isang tao kasi may ipakita nangyari sa past nila. Sa past nila. Na-hurt sila dun sa past nila. Oh. And then, pagdating sa'yo, parang ang tingin nila, ganun ka din. Parang na-stereotype ka na malamang ganun din ang gagawin sa akin ng tao. Usually, ganun yung sa experience. Dahil gwapo. Hmm. Or pwede rin kasi, Mars, yun nga, feeling nila nagpapa-fall yung isang tao, pero in reality, he's really just being a friend. Mm. Friend ka lang naman kasi. Correct. Mabait lang talaga sa'yo yung tao. Tapos syempre, nag-iisip ka lang ng more than that. Yes. So mahirap pa lang maging gwapong mabait. Correct. Dapat nung binata ko, nalaman ko yan. Sayang. Dami tuloy na kay Kuya Kim. Okay, Dave! Okay.
pakiramdam nila, perfect ka. Bawal magkamali. Ganun ba yung feeling nyo? Bawal kayong magkamali? Masyado kayong mainit sa mga naman. Diba? For me kasi, hindi naman tayo perfecto eh. Tsaka, I mean, for me, bilang ako personally, iniisip kasi nila parang lahat ng gagawin mo maganda. Hindi ka pwedeng magkamali. Once nagkamali ka, ma-judge ka na. So, yun yan. So may pressure yung pagiging gwapo, dapat perfect ka rin. Yes. Kailang dapat hindi lang gwapo. Oo, kailangan matalino, kailangan hindi ka lampa. Alright. Okay, Kuya Kim. Ano pa ba ang number ng hirap kukuha? Four na lang talaga. Okay, four. Gusto lang daw sa forma, wala namang sustansya. Kuya Kim. Yung forma ko, ayos lang, sakto lang. Pero sustansya, marami tayo niyan. Umaapaw sa sustansya. Okay. Hindi to pogi problem, Mars. Yes, hindi. What about for you guys? Sa inyo ba, may problema ba kayo sa ganyang comment ng pars natin na si Eric? Feeling nyo ba na ganunin tingin nila sa'yo? Wala ba kami sustansya, hindi mo nga kami kilala eh, di ba? Parang paano mo nalaman na walang sustansya? Yes! Correct! Napanood mo na ba ako mag-volleyball? Yun, di ba? Nakita mo na ba yung mga spike ko? Huwag ako nagagalit ng spike ako. Napanood mo na ba mag-acting ako kasama si Jack Dinosek? Di ba? Abangan nyo yan! Abangan nyo yan!